natin si Bibi. Sabay-sabay nating panoorin guys yung ano, caravan ni BB Marcos sa Laguna. Yan, tingnan natin yung ano niya, yung kanyang caravan. No? Talagang ang mga tao talagang nag-aabang talaga sa kanya sa kalsada pa lang guys. Hindi na magkamayaw yung kanyang mga supporter. Isa lang ang kanilang sigaw, si BBM lang talaga. Malapit-lapit na guys yung ano natin, election. No? Kaya tuloy-tuloy na ang araw-araw na yung pangangampanya ng ating presidenteng si Bongbong Marcos. Nakikita na sa kanyang itsura na siya ay pagod na para namayat na nga si Marcos sa kanyang kakakampanya. Kaya dahil naman sa mga suporta niya, kanyang mga tagahanga, talagang hindi naman na papagod ang ating magiging pangulo ng Pilipinas ngayong taon na to. Tuloy-tuloy lang sa Portuguese, lahat na nag-aabang, pati yung ating mga kagaya sa ating mga OFW. Shout out sa mga OFW, no? Ayan yung party list na supportado si Bongbong Marcos, yung OFW ako party list. Ayan yung mga party list na kailangan din natin suportahan guys, kasi sumuporta sila kay BBM Marcos at under sila sa ano, linya ni BBM. Alam naman natin si BBM malakas din ang ano sa ating mga FW. Kaya yung FW na party list na yan, kailangan din natin iboto yan guys. Ayan guys, balik tayo dito sa ano ni BBM sa kanyang mga rally-rally na to, sa kanyang mga caravan. Talaga naman guys, ang saya siguro ng mga tao na to, no? Mga supporters ni BBM pag nakita si BBM. Kasi talagang hindi ko yan naabutan nung ako nasa Pilipinas, nung ako yung nagbakasyon. Hindi ko naabutan na makita si BBM niyan. Nagpunta sa Batangas, kaso bago ako nakauwi na ako, bago ako umuwi. 3 days na yata yung bago siya pumuntang Batangas. Bago ako nakauwi. Tapos nung bumalik naman ako dito sa Saudi, saka naman siya nagpunta ulit doon. Talagang hindi ko talaga naabutan si Bongbong Marcos guys. Kaya lang dito na lang tayo manonood sa ano, sa mga video niya dito sa kanyang caravan. Kaya pasalamat tayo din sa kanyang mga supporters na nag-upload ng mga video ni Marcos sa kanyang caravan. Kasi masaya tayo nakikita na marami pa rin taga-suporta ni Bongbong Marcos kahit panay na panay ang sira sa kanyang mga kalaban niya. Nakikita naman natin sa caravan guys. Na kahit dito sa mga naglalakad-lakad siya, wala naman siya masyadong dalang mga artista dyan. Nag-aabang pa rin ng mga tao at sa masayang masaya. Hindi kagaya sa ibang kandidato na
pag wala yatang dalang artista, baka lalangawin ang kanyang ano, lalangawin ang kanyang rally. Kasi kahit naman siguro ako, kahit hindi ako supporter ng isang kandidato, kung nandun ang isang artista na gusto ko, mapupunta pa rin ako sa kanyang rally, no? Eh dito kay BBM na to, makikita mo na hindi artista ang gusto ng tao. Ang gusto ng tao talaga sa BBM, talaga ang gusto yung makita. Yung naghihiyawan yung mga tao pag nakita si Marcos, akala mo nakakita ng 10 stars yung nagiging matini idol dito si Marcos, guys, pag nakikita ng mga supporters niya, no? Sigawan. Hindi kagaya sa ibang na pag walang dalang artista, walang pupunta sa rally, kaya kailangan bit-bit ng sa tamakmak na artista, mga artista ng channel to, para lang mapuntahan ang kanyang mga rally. Tapos puro pa balon ang nandun sa magagalit sa atin yung mga supporters ng kalaban ng BBM ito. Pero totoo naman, artista lang ang pinupuntahan ng kanilang mga sa mga rally-rally, hindi kagaya nito ni Bongbong Marcos na siya para na siyang artista. Si Bongbong pa lang para ng artista ang pinuntahan ng dagdag pagsama ni Bongbong yung kanyang mga anak. Talagang lalo natilian na yung mga na yan. Anak lang ni Marcos ang kailangan, hindi na kailangan magdala ng artista, guys. Natingnan nyo naman yung mga caravan ni Marcos na to. Kasi pumunta sa kanilang rally, kung walang artista, walang pupunta sa kanilang dating nga dito sa bahagi na ito ng Barangay Canlales sa Binyan, Laguna. Nakita niyo naman kung paano biglang kumapal yung tao. Hindi na nga makausad ang caravan ng ating presidential aspirant Bongbong Marcos dito, no? So sino si kabi-kabila na nga yung mga sumasalubong sa kanya. Okay lang, kuya, mag-away-away kayo sa comment. Sige lang, ho.
mga bagong tutok lamang dyan, nandito nga po tayo ngayon sa Barangay Canlalay, Binyan, Laguna. Kasahan na kasalubong natin yan, no? Kasama natin ang ating presidential aspirant, Bongbong Marco. Natin na mas kakapal pa yung dami ng tao pagdating natin maya-maya sa palengke ng Binyan. Ilang metro na nga lang mula dito ay papasok na tayo ng palengke ng Binyan, so saan pansamantalang mag-i-stop over ang ating BBM at papasok sa Alberto Mansion. Pumasok na nga po tayo dito sa palengke ng Binyan. Maraming salamat sa suporta niyo guys sa ating Pangulo ng Pilipinas, sa ating
pangulong magiging pangulo ng Pilipinas si Bongbong Marcos sa inyong mga suporta-suporta diyan. Kapit lang tayo guys hanggang matapos ang eleksyon na to guys. Kung natalo tayo nung nakaraang eleksyon, may bilang vice presidente. Ito siguro guys, nakatakda na talaga tong kaya natalo si BBM kasi hindi siya para doon sa vice presidente, para siya dito guys sa presidente ng Pilipinas. Kasi baka kung nanalo siya nung nakaraang taon na yon na eleksyon, baka hihina siya ngayong eleksyon na to. Baka hindi siya mananalo kung sakaling tumakbo siya tapos naging busy siya. Tingnan nyo nangyari kay Lenny Robredo. Nanalo siya dati, lalo siyang humina ngayon dahil wala naman siyang ginawa kundi humaknak lang ng humaknak. Kaya nga lang hirap na hirap siyang humabol. Kaya itong pagkakataon na to talaga, talagang destiny kay Bongbong Marcos itong pagiging presidente. Hindi yung pagiging vice presidente. Guys, maraming salamat sa inyong panonood sa dyan sa video na yan. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel guys. Para mag-inspire tayo, mag-share pa ng mga video ganito para makita niyo yung iniidolo niyo si Bongbong Marcos. Lalo na sa mga FW yung kagaya ko na hindi nakakaatin ng mga caravan ni Marcos. Wala naman kasi dito sa abroad, masyado dito sa Saudi kasi bawal naman yung ganyan sa Saudi, kaya wala masyado.